Maraming mga hadlang para ang tao tumahimik at lumigaya. Maraming mga balakid. People have great enemies and challenges. And some of them could be depression or insecurity or anxiety. Mga alalahanin, mga kinakatakot na umaagaw ng ating kapayapaan. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagitan natin, Answer to Insecurity and Depression. Heavenly Father, thank you that you are our God who hears prayers. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Nawa, Panginoon, walang maging hadlang para maunawaan namin ang mensahe ninyo at ito'y mailapat namin sa aming buhay. Nawa, malugod kayo, Panginoon. Hindi lang kami nagtipon-tipon para humingi ng pagpapala, bagamat gusto namin yun. Nagtitipon-tipon din kami, Panginoon, para sama-samang magpasalamat sa inyo, magdala ng handog sa inyong paanan, pasalamat, at nais namin, Panginoon, bigyan kayo ng kaluguran. Nawa ang amin pong mga puso na nagpapasalamat, nagpupuri, ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Bless your people, O God. Heal our infirmities, strengthen our weaknesses, at nawa yung kaliwanagan nyo ang siyang maging liwanag ng buhay namin. Teach us, hold us by the hand, and we like to follow you. Protect us from lies and falsehood. Protect us, O Lord, from all the negative forces that try to steal our happiness, our joy away from us. May you be the speaker. Use your servant only as your instrument. Speak to your people. Accomplish your agenda for us today, O God. Lift up your name, and may your people go home blessed by you. We praise you. We thank you. Asking you to speak in the name of your Son, Jesus. Ano po ba ang napakaraming mga concerns ng tao? What are some of people's grave concerns and fears? Most of those fears come from our basic needs. People have to exist. People have to live. We worry about our food, our drink. There's a grave fear of hunger and thirst, even to those people who have lots of money and savings. Iniisip natin kung minsan, baka marami tayong pera pero wala tayong mabili. Baka ma-deplete yung resources ng planeta, baka mag-gyera, baka may pumutok na bulkan, makatang mga supply, etc., etc. We worry about shelter. And many people have this fear of homelessness, though some of them have probably multiple homes. Maraming takot ang tao na may kinalaman sa kanyang pangangailangan, especially for protection and safety. People are afraid. Natatakot tayo sa kapwa-tao, natatakot tayo sa mga hayop, mga insekto, natatakot tayo sa kulog, sa kidlat, sa bagyo, sa baha, sa El Nino, sa La Nina, sa mga bulkang sumasabog, kung ano-ano pa. And of course, people fear death. And the fear of death is on top of many people's lists of grave concerns. Yun yung mga basic needs natin. Pero hindi lang naman yun ang need ng tao. People are also sometimes bothered by what you might call intermediate needs, the need for acceptance. Sometimes you have everything pero hindi ka sikat, hindi ka paborito, wala kang masyadong kakilala o kaibigan, at yun ay malaki ring problema ko minsan. We need affirmation. Dapat natin nadidinig, very good, you are welcome, ang ganda mo, ang ganda ng damit mo. Hindi tayo sapat na nasisiyahan na gusto natin ang itsura natin. Kailangan gusto rin ang kapwa natin. We need affirmation. And we need comfort. Physical comfort, spiritual, and emotional comfort. Because of these needs that sometimes go unmet, many people have trouble and people lack peace. Then there are the so-called higher needs. Aside from all that, people also need peace. Minsan, nasa iyo na lahat, pero magulo yung kalooban mo, hindi ka tahimik, parang nababaliwala ang lahat. Parang kuminsan, nasasayang ang mga accomplishment, ang mga naipon, ang mga kuminsan, kasikatan pa, pag ang tao hindi matahimik, walang kapayapaan. Higher needs might also include our need for righteousness. Dapat nating laging maalala, dapat tayong makumbinse na tayo'y tama, na natutuwa sa atin hindi lang mga tao, pati ang Diyos. Because we have such a thing as fear of evil. Fear of our own demons. Fear of results of wrongdoing. Kaya maraming mga tao sa kanilang guilt, sa kanilang hirap ng loob dahil sa mga maling ginawa na alam nila, hindi rin masaya sa buhay. Because we have fear of punishment for wrongdoing
And many people are also obsessed with fear of going to hell. Those kinds of fears. Higher needs also include the needs of our spiritual life and eternal life. Kailangan natin ng eternal bliss. Hindi tayo kontento na masaya dito sa buhay, kumpleto ang pangangailangan, kailangan masaya rin tayo at nakakatiyak nang pupuntahan ng ating espiritu, na tayo'y ligtas, na tayo'y babalik sa Diyos. People need assurances of heaven after this life. Paano ang lahat-lahat ng yan matutugunan? Ang dami. May physical need, may emotional need, merong spiritual need, merong social need. At kung i-grade pa yan ng mga sociologists and psychologists, meron siyang basic, may intermediate, at merong higher needs. What is God's answer to man's grave insecurity and depression? Kumisan ang tao, ang ganda-ganda, pero may insecurity pa rin. Ang yaman-yaman, may insecurity. Kung minsan, sikat na, kulang pa rin sa kanya. Ano ang sagot ng Diyos? At isa sa mga sagot niya na nasa Biblia, Psalm 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. One of the most powerful and famous chapters of the Old Testament, Psalm 23. You can imagine the psalmist, nung ito ay binigkas, sinulat, nilikha, at inawit-awit at pinaulit-ulit awitin. Ano kaya ang kalagayan niya? Maaring siya ay isang mananampalataya na siguradong-sigurado sa kalagayan niya sa Diyos. At inisa-isa lang niya dito kung ba't siya sigurado. Inilistan niya para malaman ng iba, marinig ng iba, at nang tulad niya, maging sigurado rin sila sa kanilang mga buhay. Pero pwede rin baligtad. Pwedeng isa rin itong mananampalataya na hindi sigurado. Nag-aalinlangan, nangangapa, nai-insecure. At sa kanyang mga pagbubulay-bulay, sa kanyang mga araw, gabi ng takot, lungkot, pangamba, nervyos, hinanap niya ang maaring maging dahilan para siya magkaroon ng kapayapaan. At anong kanyang ginawa? Ipinaalala niya sa sarili niya kung sino siya. At kumbaga siya ay tupa kung sino ang kanyang pastol. At inisa-isa niya ang dapat niyang maalala at maisip para mawala ang kanyang takot, lungkot, pangamba. So maaari itong mag-apply kahit kanino sa atin. Kung kayo yung secure na secure sa buhay, recite this, sing this, memorize this, share this with people so that they too may be like you. Secure, quiet, peaceful, happy, contented. Pero kung kayo naman yung kabaligtiran, insecure, afraid, bothered, troubled, upset, anxious, stressed, etc., etc., dapat din gawin, pag-aralan ang chapter na ito, memoryahin, bigkasin, isa ulo, isa isip, isa buhay. At kung dinadalaw tayo ng ganung mga uri ng mga takot at pangamba, mulit-muli balikan, alalahanin, kantahin, tulain, basahin, itong Psalm 23. Ano yung mga pinag-usapan nating nagpapahirap ng loob ng taong pangangailangan niya? Food, drink, and shelter. Basic needs. Anong sagot ng Panginoon? Psalm 23:2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Para sa mga tupa, wala namang mahalaga kundi damo at tubig. Kaya lang ang mga tupa sa Israel, kung merong dapat ma-insecure na mga tupa, sila yon. Kasi most of Israel is a desert or was a desert. So konti ang damo.
at lalong konti ang tubig. Isa lang ang ilog doon eh, yung Jordan. At kung makikita nyo yung Jordan, sasabihin nyo, anong klaseng ilog to? Ang liit-liit, ang payat-payat, at maputik. At hindi naman kalakihan na ilog ito. Eh yun na yung inaasahan ng buong bayan ng Israel na magdidilig sa kanilang mga halaman. Yun na yung pinupuntahan ng bawat tupa para uminom. Pero sabi nitong tupang nangangamba at na insecure, pinapaalala niya sa sarili niya kung sino ang Panginoon. Sabi niya, O God, you let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water. Pababa po kasi yung terrain ng Israel at itong Jordan na ito ay patungo sa Dead Sea. Kaya may mga bahagi ito na magulo kasi bumababa, may mga bato-bato. Ang mga tupa ayaw nilang uminom pag ang tubig ay gumagalaw, umaagos, lalo't lumalagaslas o rumaragasa. Kahit nauuhaw na sila, hindi sila dudukwang sa tubig na gumagalaw. Kailangan peaceful water. Yung walang kagalaw-galaw. Kaya sabi nitong tupang to, hindi lang ako binibigyan ng damo ng Diyos. Pinahihiga niya ako, pinapagulong-gulong ako, naglulupagi ako sa napakaraming mga berdeng damo. At hindi lang yun. Hindi lang may tubig, tahimik yung tubig. Not only water to drink, but the way I want to drink my water. Peaceful. Pinapaalala niya yun. Green pasture, you must remember, is also a shelter. Isang napakasarap na pahingahan at lugar kung saan ang mga tupa ay hindi lang kumakain, nakakapagpahinga pa sa sariwang damo. God gives not only the basics, but also abundance. Anong sabi ng Psalm 23 verse 5? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. You treat me to a feast with my enemies watching around me. Dapat nating sariwain ang isang kaugalian sa Israel para lalo na tayong magandahan sa verse na ito. Ang mga desert dwellers, mga nakatira sa mga tent, pag may mga dumadaan at kanilang tinanggap sa kanilang tent at pinakain, sumalo sila doon sa tent. Tulad ng ginawa ni Abraham nung dumating ang Diyos at yung mga kasama niyang anghel, hindi naman sa loob ng tent yun eh. Outside the tent, merong extension yung tent para lang huwag mainitan yung nakaupo doon sa labas sa carpet at hindi yun sa loob ng tent para presko. Doon nagpapakain yung mga may-ari ng tent na yan. Sa maliliit na mga dulang, kumisan nilalatag lang nila doon sa carpet yung kakainin nila. At kitang-kita ng ibang mga tent dwellers, may bisita pala si si kapitbahay kasi hindi sa loob kumakain. Ang ibig sabihin nun, pag ako'y may bahay, pinakain kita at sumalo ako sa'yo, walang pwedeng gumalaw sa'yo sa lahat ng mga taga rito. Dadaan muna sila sa'kin. Sabi nga ng matatanda, dadaan muna sa ibabaw ng aking malamig na bangkay bago sila makarating sa'yo. So anong ibig sabihin? Na yung shepherd prepares a feast for you in the presence of your enemies. Sinasabi ng ating shepherd, walang makakagalaw sa kanya mga tupa na hindi muna dadaan sa kanya. At willing siya na ibigay maging ang kanyang buhay to protect us from our enemy. Of course, we have earthly, worldly enemies. But more than that, we have our spiritual enemy, Satan. At sinasabi ng Panginoon, our shepherd, mamamatay na muna ako bago mo siya mapatay. At talagang ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin, kaya hindi na tayo pwedeng patayin ng kalaban kasi kinuha na ng Panginoon ang ating lugar at siya na yung namatay para sa atin. Yun ay ibig sabihin din nung sa Revelation, Behold, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and eat with him. Yun na naman ang sinabi ng Panginoon. Eat na naman. Kainan na naman. Isa na naman kahulugan, pag pinapasok mo ako sa iyong puso, magiging shepherd mo ako. Magiging host mo ako. Ako na muna ang mamamatay bago ko payagan na may mangyayaring masama sa iyo. That is Eastern etiquette. At kakambal pa ng etiquette na yan, yung you anoint my head with oil. Sa init ng disyerto, na halos ikabyak ng utak at bungo ng mga tao sa init at ikabitak-bitak ng kanilang anit, pag dumating ang isang bisita, kung pinapahalagahan ng host,
binubusan niya ng konting langis dito sa ulo. Para manariwa ang lakas, ma-refresh. Kuminsan, hindi natin na-appreciate yan kasi yung panahon sa atin, malangkit, ayaw natin ng langis pag nahihirapan tayo at mainit. Pero sa tuyong-tuyong disyerto, napakahalagang bagay nun. At sabi niya, "You anoint my head with oil. My cup overflows." So bukod sa binibigyan mo ko ng dangal, dahil binibigyan mo ko ng anointing on my head, pag binigyan mo ko ng maiinom sa aking sasadlan, umaapaw. Again, Eastern etiquette. Gusto natin pag nagbibigay, apaw. Kaya kumisan, meron kang kasama sa bahay, sinabi mo na, konti lang ang iinumin ko, aapawin pa rin niya yun. Kaysa mo, binibili natin ng tubig, mahal yan, huwag mong ilagay lahat, aapawin pa rin niya, kasi sanay siya sa etiquette na dapat umaapaw. Kaya sa mga probinsya natin na hindi pa tayo masyadong naiiba at magaganda pa yung kaugalian, bibigyan ka ng pagkain, isang bundok sa plato mo, yung apaw-apaw. Ganon kasi ang magandang kaugalian sa silangan. Ang context kasi niyan, there's always famine, there's always hunger, there's always poverty. So ipinapakita sa'yo sa pagmamahal ng tao na ang daming binibigay sa'yo, sobra-sobra. Ibig sabihin, hindi ka pinagdadamutan. Kaya sa Luke 6:38, ang sabi, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap." So yun daw, apaw-apaw, sobra-sobrang ibibigay sa'yo, ganun din magbigay ang Diyos. What was God's answer through Psalm 23 to man's need for safety and protection? Isa pa yung kailangan-kailangan ng tao, yung iniisip niya, Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd." Ang ganda-ganda ng relasyon ng tupa at ng pastol. Kasi talaga po ang tupa, matigas ang ulo, makakalimutin, at laging naliligaw. Kaya ganun ang tawag sa atin, tupa tayo, at yung pastol ang Panginoon. Ang pastol, kung sila'y naglalakad, pila-pila. Hindi naman pwede sabay-sabay. Kadalasan dumadaan lang sila sa makikitid na mga landas. Dumadaan sila sa mga bukid na may tanim dito, may tanim doon. Kaya kailangan sa gitna lang sila dumaan. O kaya sa gilid ng bundok na pwede ka mahulog. Kaya isa lang linya. Either ang shepherd nando sa una, susunod sa kanya yung sumusunod, at yung kasunod, sumusunod. Kasi ang mga tupa, sumusunod lang kung sino yung nasa una. Kaya yung mga nandaraya, pupunta doon sa una, ililigaw yung mga tupa, naliligaw lahat. Diba ganun din sa spiritual life? Sumusunod ka doon sa umuuna, yung nagpapauso, yung pinaniniwalaan mo, ang dali-daling iligaw ng tao pag hindi ang Panginoon yung nasa una. Pwede rin ang shepherd nasa dulo, nasa malayong dulo siya ng pila. Kaya kung naglalakad sila, yung nangungunang pinagkakatiwalaan na tupa, yun ang mangunguna sa daan nila. Nasa dulo naman yung shepherd kasi baka may mga lions, may mga mababangis na hayop na gustong kainin yung nasa dulo. O baka yung mga nasa dulo, pag hindi nabantayan, maligaw, magkamali, wala nang makakaalam. So madalas nasa dulo yung shepherd. At pagka dumadaan sila halimbawa sa mga parang maisan o taniman ng trigo, yung mga tupa kuminsan, kumakagat-kagat doon sa mga prutas doon, kumakain kayo na hindi dapat, nakikiraan lang sila. Yung shepherd, may bato yan, babatuhin niya sa malayo, tatamaan naman si tupa. Maaalala nito pa, ay oo nga pala, hindi ako dapat pagmerienda dito, hindi ito amin. Tutuloy na siya. At yung shepherd, di ba ang tungkod doon parang question mark? Kasi pag may lumiliko na tupa, hihilahin yung leeg, babalik ka, nahihila ka lang ganun, nasakit, pero babalik ka. Ganon din tayo. Pag naliligaw ng landas, sinihila ka ng Panginoon, masakit. Parang sabi, ay, pinapalo yata ako ng Diyos. Hindi ka pinapalo, hinihila ka lang nung kanyang, ano, tungkod na nakaliko talaga yung dulo. Yun ang purpose noon. Ayaw mong masaktan, stay in line. No? Huwag kang lumiko sa kaliwa, sa kanan, diretso ka, at hindi ka mahihila ng ganun. So, ganun yung relasyon ng tupa. Eto pa, ang shepherd. Pag may sasalakay ng mga wild beasts na gustong kainin ng tupa, yan ang humaharap. Kaya yung tungkod niya, yung rod and staff niya,
hindi lang niya pangdisiplina yun sa tupa, panglaban naman niya yun sa mga leon, sa mga mababangis na hayop, para i-protect niya. And it is not unusual for a shepherd to die for his sheep. Yun yung relasyon. Ang shepherd, pagka gabi na at matutulog sila sa isang lugar, pag umagang-umaga na at aalis na sila, meron siyang sipol o kanta o huni, madidinig ng mga tupa niya yon, susunod na sila at lalabas. Bakit? Kasi po, pagka ang mga tupa ay nandun sa desert, hindi lang naman sila ang tupa sa balat ng lupa. Marami pang iba. Marami rin ibang shepherd. So sa gabi, inaabot sila ng gabi siyempre sa mga ilang na lugar. Saan sila matutulog? I have seen some of these structures in Africa na maaaring kamukha ng mga nandoon din sa Israel. Na merong mga matataas na mga tinik, yung mga matitinik na mga sanga, iniipon niya ng mga katutubo, ginagawang parang bakod. Bilog. Meron lang gate. Yung mga baka o mga tupa na nanginginain kung saan-saan, paggabi, dun sumisilong para itong hotel ng mga hayop. Merong siga sa gitna, merong fire, kasi ayaw lumapit ng wild beast sa fire. At hindi sila agad-agad makakasalakay kasi may matataas na bakod nga ng mga siit-siit at mga tinik-tinik na inipon. Ngayon, ang mga tupa at mga pastol, nagkakasama-sama sa loob ng iisang ganung silungan or hotel. Nagbibigay sila ng konting bayad doon sa may-ari noon, pero paggabi, halo-halo sila doon. Yung matatalinong mga shepherd, umagang-umaga pa lang, madilim pa lang, aalis na siya at ang kanya mga tupa. Bakit? Kasi sa gabi humahamog o umuulan. Maaaring yung mga konting mga lupa na parang korting palanggana na yung porous, yung kanyang lupa, hindi bumababa agad ang tubig, maaaring sa gabi nakakatch ng konting ulan yon. At yung mga damo, konting ulan lang, tumutubo bigla. So ang gusto ng shepherd, pag umagang-umaga, silang mauna doon sa tubig. Kasi pag nag-inom na yung tupa niya, ubus na yon. Yung mga huling gumising, maubusan na. O kaya sila yung nakakain sa konting damo. So yung marunong na mga shepherd, madilim pa lang, halimbawa meron siyang sipol na signal sa kanyang mga tupa. Lahat ng tupa niya, kahit may kahalong ibang tupa doon na nagtulugan kung saan-saan, pag nadilig yung sipol niya, makikita yung anino niya, lumalabas na nung gate, susunod sila lahat dahan-dahan. Kaya dapat yung tupa, alam niya yung boses ng kanyang amo. At yan yung sinasabi ng Panginoon na mag-ingat kayo. Hindi lahat pastol. Some come to steal, to kill, to destroy. Kasi mayroong mga fake na shepherd. Fine-fake nila yung sipol o yung huni o yung tawag nung shepherd. At pag yung mga tupang iba, nalin lang niya, nagsunuran sa kanya sa palabas, patay sila. Huli sila at ibebenta sila para katayin. Kaya dapat yung tupa, kilala niya ang kanyang shepherd. Maa-appreciate natin lahat ang mga talinghaga ng Panginoon tungkol sa tupa at sa shepherd. Kasi ganun din tayo mga kapatid. Pag hindi natin talaga kilala ang tinig ng Panginoon, nadadaya tayo ng maling tawag. Nadadaya tayo ni Satanas, nadadaya tayo ng ating emosyon, nadadaya tayo ng ating mga desires, ng ating greed, ng ating lust. And before we know it, we followed a wrong shepherd at tayo napupunta sa matadero at tayo kinakatay, nasasaktan, pinapahirapan, pinapatay. Kaya napakahalagang unawain para appreciate natin yung the Lord is my shepherd. Yung Lord na namamatay para sa akin, yung Lord na ipagtatanggol ako, hindi ako dadayain, mamahalin ako, gumagawa ng paraan para ako pakainin, painumin, ipagtanggol, walang iba kundi ang Panginoon. At sabi sa Psalm 23, verse 3, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Or because of His name, because of who He is, He guides me. According to His name, according to the meaning of His name, which is Shepherd, He guides me. Hindi niya ako lilitsunin o kakainin. Hindi niya ako ipapahamak kasi ang pangalan niya, Shepherd. At siya ang aking Shepherd. Psalm 23 verse 4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear
no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung pinag-uusapan nating tungkod niya. Ano pa ba ang hihigit sa kamatayan na nakakatakot? Wala na. I may walk through the valleys as dark as death, sabi noong tupa, but I won't be afraid. You are with me. And your shepherd's rod makes me feel safe. Pag nakikita nung tupa, yung dala-dala nung shepherd na tungkod, sabi niya, yan ang gagamitin niyang pamalo sa mga kalaban. Yan ang gagawin niya na gagamitin niya pang protect sa akin. At kahit dumaan ako sa pinakamadidilim na mga libis, kahit dumaan ako sa hirap ng buhay na parang wala nang katapusan, kahit dumaan ako sa sakit at sakit na parang wala nang ginhawa, kahit masuot ako sa paghul-buhul na problemang parang hindi na maaayos pa, sabi ganun, hindi ako matatakot. Hindi yung problema ang titingnan ko, hindi yung leon, hindi yung mabangis na hayop, hindi yung dilim ang titingnan ko, yung shepherd ko at yung hawak niyang tungkod. At pag yun ang tinignan ko, mawawala ang aking takot. Because the shepherd is bigger than any beast. The shepherd is bigger than any problem. The shepherd is more brilliant than any darkness. Natatakot ka lang naman pag ang tinitigan mo yung dilim. Pag ang tinitigan mo yung mababangis na hayop. At katulad ni Pedro, nung tumitig sa mga alon at sa hangin, doon natakot, doon lumubog. Kaya pinipili mo ang iyong tititigan. Sasabihin mo, you are with me. What does it mean that the shepherd is with us? That he has compassion. You are with me. Kakampi kita. Hindi lang kita kasama, kakampi pa kita. At nakakapagbigay yon ng lakas ng loob. Sabi, your rod and your staff comfort me. Anong klaseng comfort? Pag nakikita ko yan, lumalakas ang loob ko kasi alam ko, yan ang sagisag ng iyong kapangyarihan. They give me a sense of security. At tungkol pa rin sa mga insecurities, sa pinag-usapan na natin, Psalm 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Walang makakagalaw sa akin. At hindi lang yon, ine-estima mo ako, pinapahalagahan, there is great acceptance here and affirmation. You anoint my head with oil, my cup overflows. So there's comfort, and there's honor, and there's dignity. Ibang klaseng shepherd dito, ganun siya mag-alaga sa kanyang mga tupa. What else is God's answer to man's need for peace of mind? Diba pinag-usapan din natin, kailangan natin yan. Verses 2 to 3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Kailangan natin yan to restore, to be restored. Yung mga nerbiyos, humupa. Yung mga takot, mawala. Yung mga pangamba, maalis sa ating buhay. At tayo ay matahimik. At ito ang sinasagisag ng green pastures. It doesn't only feed, it also refreshes. It also empowers. Quiet waters. Pag nagbigay ang Panginoon, hindi lang tubig pero magulo nga, tahimik. And the Lord restores my soul. Emotional, spiritual rest. Just thinking of the Lord and remembering who He is already gives you the greatest therapy. What is God's answer to man's need for righteousness? Well, human beings, as we have said, need to be righteous, to feel righteous, and to be treated as righteous. Psalm 23:3, He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So we become righteous because the Lord leads us. Yung nauuna siya, sumusunod tayo. O nauuna tayo, pero nandun siya sa likod, binabantayan niya tayo, kinakawit niya tayo para bumalik pag nagkakamali tayo. Nagiging righteous tayo by doing the right thing. But more than that, through the work of Jesus our shepherd, nagiging righteous tayo by faith.
Dalawang paraan para maging matuwid, banal, malinis. One, magpakatuwid ka, magpakabanal ka, magpakalinis ka. Do it. Accomplish it through hard work. Pwede yon. When all else fails, pag kinulang, charge to the cross. Because by believing in Jesus as your Savior and Lord, your belief makes you righteous. Yan ang tinatawag nating saved by faith. Righteous, made righteous by faith. At napakalinaw ng teaching ng New Testament dyan, mga kapatid. Pag nananalig ka kay Jesus, nagpaligtas ka kay Jesus, Panginoon at tagapagligtas mo siya, yon biglang magiging righteous ka sa tingin ng langit. Kahit ang totoo, tad-tad ka ng kasalanan. Pero pinagsisihan mo, tinalikuran mo, nagpahugas ka sa dugo ni Jesus, righteous ang tingin sa iyo ng Diyos. Kasi hindi na yung kasalanan mong nakikita, yung dugo ni Jesus na ipinanguhugas sa iyong kasalanan. So two ways to be righteous, by doing it or by receiving righteousness through faith. At ang tunay na mananampalataya, ina-apply pareho yun. You know that you are made righteous by faith, but you also do what you can up to your utmost so you could be actually righteous by works, not only righteous by faith. Pagkasama, magkakambal, ginagawa pareho. And because of that, the true believer remembers the blood of the Lamb, the shepherd that became the Lamb. Biruin nyo yung mga images rin na yan. Ang Panginoong Jesus na shepherd, siya yung naging lamb para yung mga lambs tulad natin, yung flock, huwag nang mamatay, siya yung namatay para sa atin. At pag naalala mo yon, He restores your soul. Pag sumusunod tayo sa katuruan ni Jesus, He guides us in righteousness. All because of what His name means. What is God's answer to man's need for eternal life? For assurance of heaven? Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kahit dumaan ako sa kamatayan o sa mga halos ikamatay ko ng mga karanasan, alam ko kasama kita. At kung loobin mo, Panginoon, na mabawian ako ng buhay, alam ko sa isang saglit, sa isang kisap mata, I will be there with you in a much greater state of spirituality because I will no longer be confined to this physical body. Kaya ang sabi nitong flock na ito, I will fear no evil. The evil of death, the threat of death, the evil spirits that scare me with death, I will fear no evil. Why? Because you are with me. And because of all of this, Psalm 23 verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nakakatiyak yung tupa na dahil kilala niya ang kanyang shepherd, he or she will dwell in the house of the Lord forever. Dahil saan siya dadali ng shepherd niya? Sa house of the Lord. Sa eternal life, in the presence of God, our Father, our Creator. Sabi niya, surely goodness will follow me. What goodness? Whose goodness? God's goodness. I may not always be good, but God's goodness will always be with me because He is my shepherd. And God's love. I may not always be loving, but God's love will prevail. God's stubborn love will keep loving me even though there are moments when I become very unlovable. So I feel secure. At pwede rin basahin itong mga kapatid, dahil secure ako, dahil ang Lord ang shepherd ko, dahil nakakatiyak ako, surely goodness, my goodness, and love, my love, will follow me all the days of my life. In other words, I will not only be a recipient of God's love and goodness, but because of God's love and goodness to me, I will also be a dispenser and a giver and a channel of goodness and love to others. Bakit pa nga naman hindi magiging loving and good kung secure ka naman sa Panginoon? Bakit ka magiging madamot kung alam mo naman na ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo at kung ibinigay mo sa tamang paraan sa mas higit na nangangailangan, alam mong papalitan ng Panginoon? So, goodness and love will follow you everywhere you go because you know who you are.
Alam mo na ang shepherd mo ang Panginoon, maihahanap kanya ng tubig, maihahanap kanya ng pagkain, maihahanap kanya ng kanlungan, ipagtatanggol kanya, magiging mas mabait ka ngayon. Kaya lang naman tayo kumisa nagiging mabangis kasi natatakot tayong maubusan. Pero kung wala na yung takot mong maubusan, mapagbigay ka na, dapat. Kaya ka lang naman kumisan makasarili kasi akala mo wala na, baka magutom ka. Eh kung alam mong may shepherd ka, magsishare ka. Wala nang dahilan yung mga taong nananalig sa Panginoon, nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, at nakakatanggap ng mga blessings sa buhay na ito, wala nang dahilan para ka maging maramot. Para hindi maging mapagbigay, mapagpatawad, kasi nakatanggap ka rin ang pagpapatawad ng Panginoon. Wala nang dahilan para maging masungit ka pa sa iba, samantalang puro kabaitan ng Diyos ang tinatanggap mo. Walang dahilan para hindi ka maging katulad ng iyong shepherd. Kaya sabi, surely, goodness and love will follow me all the days of my life. I will always receive goodness and love from God, and I will always give goodness and love to my fellow men. I will be a little shepherd to other people. Walang mas mataas sa pagtanaw ng utang na loob sa ating shepherd, kundi sa maging munting mga shepherd din tayo sa iba. Ang pinakamabisang pagpapasalamat sa Panginoon ay yung ibahagi din natin sa iba yung tinatanggap natin sa Kanya. Napakainam na isipin yon, sapagkat may dahilan ka naman to be secure. And I will be in the house of the Lord forever. How do we receive God's answer to man's needs? Paano yun mangyayari? How do you receive God's solution to the problems? How do you receive God's blessings? Nasa verse 1 ang sekreto. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. So you don't want these insecurities? Or you want them minimized, removed from your life? Or if you are not having these insecurities now, you don't want them ever? Make God your shepherd. Make God your leader, protector, and provider. Kumisang kasi mali yung sinusundan natin. Mali yung Diyos natin. Mali yung ating shepherd. Kung kani-kanino tayo nakikinig, nagpapa-influensya, nervyos tuloy yung inaabot natin, insecurity, fear. Make God your shepherd. He will not be automatically be your shepherd. You've got to invite God. Sabi niya, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and eat with him. Para yung rule na if P, then Q. If the Lord is my shepherd, then I shall not be in want. When hungry or thirsty, in a physical, emotional, or spiritual way, when broken or afraid, when you walk through your valley of the shadow of death, when alone or lonely, when troubled or anxious or depressed, ask the Lord to be your shepherd. He is only a prayer away. Kuminsan malakas ang loob mong pumunta sa isang lugar, biglang nalaman mo na lang, na-trap ka na pala, isa na palang dark valley. Call on God. Ask Jesus to rescue you. Tulad ng ginawa ni Peter nung lumulubog na siya doon sa tubig. Dati naglalakad siya, pero lumubog. Sabi niya, Lord, save me. Kung kayo ngayon ay nasa isang valley ng buhay niyo, ask God to hold you by the hand, to be your shepherd, and to take you out of that mess. Because God promises to be there. Huwag kayong kakapit sa patalim. Sabi, nagigipit ako, kakapit ako sa patalim. Bakit ka kakapit sa patalim kung nandiyan ang kamay ng Panginoon at inaabot ka? Bakit ka magre-resort sa mga paraan na hindi maka-Diyos? Magulo, mahirap, lalong lulubog ka at lalong sisikip ang mundo mo at lalong magkakabuhol-buhol ang problema mo. Pag nagigipit ka na, na may problema ka na, it's high time to remember that the Lord is your shepherd. At hindi bagay sa mga tupa ng Diyos yung nagugutom, nauuhaw, nakakagat-kagat ng ibang mababangis na hayop kasi umaalis sila doon sa grupo. Kaya dapat stay together
Kaya ang gusto ng Panginoon, fellowship. Do not neglect the fellowship. Attend church, do Bible study, worship together, pray together. Kasi pag humihiwalay ka, naaakit ka ng mga mababangis na hayop na pag malayo ka na sa grupo, malayo ka na sa protection, nalimutan mo na kung sino ka, madali ka na nilang kainin. So ang dapat lang gawin, kung meron man sino sa atin na nalalagay dyan sa dark valley, magbalik loob. Bumalik sa Diyos. Tumawag. Dahil yan ang pinakamadaling tawagan sa lahat, ang ating shepherd. Hindi nagiging busy. Always ready, willing, and able. Ask the Lord to be your good shepherd. John 10, 14-15, I am the good shepherd. I know my sheep, and they know me. Yun yung binabanggit ko sa inyo kanina. Intimate. Alam ng sheep yung boses ng shepherd niya. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. If the Son of God, the King of Kings, is your shepherd, bakit ka may insecure? Ba't ka nenerbiyosin? Hindi mo business na mag-provide talaga ng damo yung shepherd mo ang naghahanap nun. Pero dapat ang business mo sumunod sa kanya dahil doon kanya dadalin kung nasan yung damo. Dapat kang sumunod dahil dadalin kanya kung saan merong quiet waters. At kung dumadaan ka sa isang deep dark valley, lalong dapat kang sumunod sa Panginoon dahil tanging ang pagsunod sa kanya ang pag-asa mong makaalis sa madilim at mapanganib na lugar. Pag magulo na ang buhay, huwag na mag-iisip ng solusyon na pampagulo pa. Sometimes may mga quick fixes. Merong mas madaling solusyon, pero madali lang yon ngayon, bukas may mabigat na bayad. Mabuti nang mahirapan ka ngayon sa tamang solusyon, pero bukas, palapit ng palapit ka sa solusyon ng problema mo, hindi palayo. Kailangan, the Lord is our shepherd. So follow the shepherd. Follow Jesus. Spend time, fellowship with the Lord. Dapat na pinaprioritize natin yung ating quiet time, prayer time, Bible reading, our Bible study, worship, service. Alam nyo kung kailan nyo nakaka-fellowship si Jesus? When you serve. Because Jesus is a servant. Sa niya, I came to serve, not to be served. So when we are serving, when we are doing God's work, we are side by side with Jesus. Sabi niya, my food is to do the work of Him who sent me. One of the best ways to fellowship with Jesus is to do the work of Jesus. Because you will be in the same team. Be the Lord's flock, and He will be your loving shepherd. Kung ayaw mo magpa-shepherd sa Kanya, di Kanya pipilitin, but you pay a heavy price. Nasaan tayo ngayon, mga kapatid na estado? Tayo ba flock na ni Jesus? Tinanggap na ba natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay? Kung hindi pa, huwag niyong sayangin na sandali. Sa isang prayer na taimtim, personal, at pwede niyong gawin ngayon, accept Jesus into your heart as your Savior and Lord. Imbitahan niyo siya na maging Panginoon at tagapagligtas. Ask to be forgiven of your sins and then invite Jesus into your heart to be your King, your friend, your shepherd. Kung nagawa nyo na yan, mga kapatid, flock ka na ng Panginoon, nasan ka? Ikaw ba yung naliligaw ng konti ng landas? Kakain-kain niya sa gilid-gilid, lumalakad na yung grupo, naiwan ka na because you became busy with things that God did not want you to be busy with. Dapat magising ka at bumalik ka sa grupo. Konting-konti na lang, sabi sa Bible, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kung ang Satanas ay parang leon na nagbabantay at nagmamatsyag, pumipili, humahanap ng kakainin niya. Sa palagay niyo, ang pipiliin niya yung ang lapit-lapit kay Jesus. E may hawak na rad yun. Niya, itong babaeng itong nakaasul, medyo malayo-layo. No? Ito ang madaling kagat-kagatin, wala itong proteksyon.
No? Nasa gilid-gilid. Ang lalaking itong nakapula, pwede ito. Ang babaeng itong naka-Adidas. Alam niyo ba na kahit ngayon nakabantay si Satanas? Nag-aantay siyang malingat kang malibang lumayo. Kaya yung iba makakagat, maaalala na may grupo siya. Siyempre, hihilahin Jesus pabalik, masasaktan, pero nababalik. Yun ang pinakamasarap na sakit. Yung sakit dahil nababalik ka sa pila, sa tama mong dapat kalagyan. So, meron naman ang mga tupa na nalalaglag pa sa bangin. Hirap na hirap si Jesus na bumabado at kunin siya. At alam niyo yung Good Shepherd, you know, iniiwan niya yung marami, binabalikan niya yung isa. So, utang na loob, huwag mo naman paguri ng Diyos. Huwag ka nalang lumayo, no? Para hindi ka na pagpaguran na hanap-hanapin lagi, laging nawawala. So, ang challenge mga kapatid, dalawa lang. Tupa ka na ba ng Panginoon? At sinabi ko na ako, hindi pa. Magpatupa ka sa Kanya. No? Maging siya ang iyong pastol. At kung siya na talaga ang pastol mo, natanggap mo na siya, suriin mo lang kapatid kung nasan ka ngayon. Kasama ka bang naglalakad? Tumatawag ba siya? Inaanto ka pa, sipol na siya ng sipol, ayaw pang bumangon. E aalis na yung grupo. Nakikinig ba tayo? Nagpapapigil ba tayo kung pinipigil? Sumusunod ba tayo pag pinapasunod? Ama namin sa langit, salamat sa mga paalala. Ayaw namin na magkaroon kami ng mga takot, pangamba, insecurity. Lagi mong ipaalala sa amin kung sino kayo. Kung sino ang iyong anak na si Jesus sa aming buhay. Na siya ang aming pastol. Hindi namin trabaho magpaulan. Hindi namin kaya yun. Hindi sa amin nakaatang yung paghahanap ng tubig para sa amin. Pero ang assignment namin, sumunod. At sa pagsunod namin, doon namin makikita yung tubig, yung damuhan, yung pahinga. At doon kami makakaalis sa madidilim at mga madadawag na lugar. Ituro mo sa aming maging masunurin sa iyong anak na si Jesus. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung meron tayong mga katigasan ng ulo. Bilang tupa, gusto mo pa ikaw ang masunod, hindi yung pastol. Ama naming Diyos, maliit na bagay na tumayo kami, pero ang laki ng kahulugan, pagpapakumbaba, pag-amin ng aming makasalanan at paglabag sa kalooban mo. At higit doon, nagpapasako kami muli sa iyo. Gusto namin uling makasama nung flock mo sa lahat ng bagay na kung naglalakad, the same speed, the same direction, sumusunod, tumatanggap ng pagpapala at proteksyon. At higit dyan, Panginoon, nakakapagbigay kami ng lugod dahil sumusunod kami sa inyo. Mga kapatid, sa ilang saglit, ihingin nyo ng tawad sa Panginoon, ang katigasan ng ulo, at isuko nyo mismo ngayon sa Kanya. Ibigay nyo sa Kanyang paanan ang alam nyong dapat nyong ibigay sa ilang saglit ng katahimikan.